So hello guys, welcome back again sa aming channel. So ang pag-uusapan natin is napakainit na balita, no? Dito sa naghanap na trade kay Jabby, kay Brian Enriquez at kay Jeremiah Gray, no? So maraming nagulat sa balitang yan, no? Nakinuha ng Hinebra via trade si Jeremiah Gray kapalit ni Jabby De Leranio at si Brian Enriquez, no? Dalawa kontra isa. So maraming nagsasabi na hindi na daw maganda yung nangyayari, no, sa PBA. Kumbaga, kung sino lang yung malalakas na team, no, sila lang yung kumbaga nakakakuha ng magandang player, no, or mahuhusay na player, no. So hindi na daw patas ang labanan dahil puro SMC at MVP groups lang yung mga nakikinabang sa mga player na mahuhusay, no. So para sa akin naman is trade naman, pair naman yung trade na naganap kontra dun sa tatlong player, no. So aprobado rin yan ng commissioner at syempre yung mga board of director ng PBA, no. So hindi naman basta-basta sila nag-approve ng trade kung alam nila na na medyo tagilid or hindi patas yung magaganap na trade. So yun nga lang, nasa mga team yan, no. So nag-agree naman yung Terra Firma Jeep at syempre nag-agree din yung Barangay Hinebra Management. So napaka-fair na trade po yan sa mga nagsasabi po niyan na bias na ang PBA. So hindi na maganda ang labanan dahil yung mga malalakas na team is tuluyan pa nagpapalakas, tapos yung medyo mahihinang team is tuluyan ng, so yung mga mahihinang team naman siguro naman kailangan lang nilang mag-trade o kumuha lang talaga mga kalidad na player, so para makaangat, no. So yun naman talaga yung aim ng bawat team sa PBA, no, magpalakas, no. So nagkataon lang na inopera ng Barangay Hinebra itong Terra Firma Jeep, no, para makuha si Jeremiah Gray, no. So sumang-ahi naman itong Terra Firma Jeep, kaya so sa tingin natin is talagang napaka-fair ng trade tayo, no. Kumbaga mag-benefits naman yung bawat team, yung bawat player sa kanilang mapupuntahan na team, no. Dahil halimbawa si Brian Enriquez, no, na hindi naman nagagamit sa Barangay Hinebra, kung nagagamit man is talagang napaka-limit lang yung kanyang playing time na nakukuha, no. Itong si Jabby De Leranio naman, no? So although alam naman natin na magaling na player itong si Jabby, no? So hindi pa naman siya nakakapaglaro sa Barangay Hinebra. So alam naman natin na dream come true ni Jabby na makapaglaro sa Hinebra, no? Kahit naman sinong player na gusto talaga makapaglaro sa Hinebra, no? Pero sa posisyon niya, so medyo mahirapan siyang kumuha ng playing time dito sa Barangay Hinebra, no. Depende na nga lang sa ipapakita niyang performance sa practice kung paano siya gagamitin ni Coach Steve Cole, no. And then ito naman si Jeremiah Gray, although hindi pa to kagad magagamit ng Hinebra, no, kasi meron pa tong injury na natamo nung 3x3 sa Talk and Text. So talaga magpapagaling pa yan. So yun lang yung disadvantage ng Barangay Hinebra, no, na hindi muna nila magagamit itong si Jeremiah Gray. And hindi pa nila alam kung babalik sa dati yung laruan nito ni Jeremiah Gray nung naglalaro pa siya sa ibang team at nung sa VX3, no. So maganda naman dito kay Jabby at kay Brian Enriquez, no. Talagang kakaroon sila ng playing time dito sa Terra Firma Jeep, no. Kumbaga matatandaan natin na idol din pala ito ni idol din pala ni Jabby De Leranio si Alex Caballo na isang veterano, no. So marami silang matututunan dito kay Alex Caballo. Maraming na-share ng mga
advices na pwede nilang makuha, matutunan dito sa pagpunta sa Terraperma Jeep. Although, alam naman natin na yung bawat player na yan is may kanya-kanyang talento, no? Very talented naman yung mga player na yan, ha? Si Brian Enriquez at si Javi Dileano. So, hanapan lang yan ng coach nila ng position or ng playing time, no? Para makapaglaro ng maayos at may pakita yung kanilang performance sa mga susunod na conference or this coming conference na All Filipino. And then yun nga lang, so siguro naman habang nagpapagaling pa itong si Jeremiah Gray, so hindi natin alam kung makakabalik siya agad, kung depende sa kanyang paggaling, no, sa kanyang natamong injury. So tiba-tiba rin ang Barangay Ginebra dito, no, kumbaga magiging forward yung kanyang position, no. Alam naman natin na kulang ang Barangay Ginebra pagdating sa forward, si Japit, kasi ang laruan na ito dati, no, andito si Greg Slaughter is nag po-forward dyan, no? Si Greg Slaughter ang center, no? Pero ngayon, wala na si Greg Slaughter. So, ang nag-center ngayon is si Japet. Ang forward is si Stan, no? Depende sa kanila. Pero kung makakapaglaro na maayos itong si makakabalik at makakapag-perform na maayos to si Jeremiah Gray, sigurado matutulungan niya yung mga forward dyan tulad nila Stan, nila Arvin Tolentino, yung mga forward position. So, yun ang aabangan natin, guys, yung paglalaro ng mga bagong rookie na ito, no? So, yun lang yung aabangan natin at maraming salamat sa pagsama sa akin na para dito sa video na to. So, yun lang. Lahat excited na sa darating na PBA All Filipino. Magkakaalamanan kung sinong aangat sa mga rookie na na-draft sa PBA. So, maraming salamat, guys. And don't forget to like, share, and subscribe. And paki-click na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bago namin ilalabas na video. So, maraming salamat, guys. Take care, goodbye, and God bless.